Oh guys, ayan. Ganda yung lugar ni ano ni sir. Ito. Ayan, fabricator lock. Fabricator lock. Oh, kumisang ginagamit ito. Gomez brand. Gomez. Gomez, kaya fabricator. So, ganda ng ano lugar. O, papakita natin yung sikreto niya. Na yan, no? Nakasabit. Ayan, no? Malunggay oregano. Paano hindi magcha-champion? Ano pa hanapin mo sa vitamins pag sinabing malunggay? Nandyan na lahat. Alam na, pag magagaling na player, marami niya, no? Oregano. Sa feeding namin, yung pinasasalubong namin, pellet, 4 plus. Pellet, 4 plus, pang manok. Magmimirenda siya ng, alimbawa, maaga siyang nakarating. Magmimirenda siya noon, yung pinanghahalo ko ng, may sarili akong mix. Parang, ginagaya ko lang yung sneaky. Yun yung merienda nila pag-apon. Tapos pellet ulit para madaling ma-recover yung ibon. Malakas kumain. So guys, pellet. O bakit pellet? Eh di ba nga, ang sinasabi, pagka stress ang ibon, kailangan mabilis niya may digest yung ano, yung pagkain niya sa katawan para nga makarecover agad. So pellet, asan ka pa? Yan ay pinakamabilis ma-digest eh. Pagkakain nila ng pellet at natubigan niya, o natubigan yan, so matutunaw na rin agad sa katawan nila yan. So, yung tubig, o may multivitamins, o electrolytes, o bawang, o honey kayo nilalagay, masama na yun doon, makukuha na agad ng katawan, kaya babalik na agad yung, ano, yung katawan ng ibon. So, meron siyang sariling, ano, may sarili siyang mix ng sneaky, sa nakita ko kanina, o maganda rin yung mix niya ng sneaky. O yun yung pinangmimerienda niya na sa mga ibon na dumarating. Guys, tanungin natin yung ano, yung sistema ni sir sa pagpapalipad ng ibon. So dito masaya sa lugar niya. Nakita ko dami tumitilawak ng manok kasi maraming manok dito. Tsaka maganda yung lugar. May mga bayabas na malalaki pa yun, oh. Tsaka mga puno, mapuno. So, tanungin natin si sir kung ano yung sistema ng pagpapalipad niya dito sa loob niya. Sir, paano mo ba ang sistema ng ginagawa niyo yung pagpapalipad sa loob niyo? Every morning, 6 a.m., nagre-release na ako ng ibon. Tapos, pag nakaisang oras sila, dumapo sila, ayahan ko lang. Hanggang dun sa makaabot kami ng 2 hours. Pahinga ng konti, lipad ulit. Guys, 2 hours yun ha. Hindi yun, ano ha. Pagka ang ibon nyo, matibay sa 2 hours eh, maganda yan. So, iba-iba ng sistema, si sir, subok nyo yun, 2 hours kasi, ano nya. So ako, alam nyo naman, guys, pag nagpalipad ako, 1 hour, 1 hour lang. So, ang sinasabi ko dito, kung saan kayo hiyang, kung saan yung parang feeling nyo na okay to para sa ibon ninyo, so gawin nyo. So, ang pinaka-importante sa lahat, observation pa rin. Paano nyo obserbahan yung mga ibon nyo, ano yung mga gusto nilang lipad, kung okay na sa kanila yung 2 hours, kung okay na sa kanila yung 1 hour. So si sir, umaga 2 hours, tapos? Pagtanghali, almost 30 minutes to 1 hour, 12 p.m. to 1 p.m. Kung kaya nila yung isang oras, kahit natirik yung araw. Pero pag hindi kaya, pinapababa ko ng 30 minutes. Pero uubusin pa rin yung 1 hour na yun. Pagkapahinga ng 5 minutes, lipad ulit. Tapos, magpapalipad ako ulit ng 4 p.m. Ay 3 p.m. to 4 p.m. Doon pa lang sila kakain. So guys, batak na batak yung ibon. Batak na batak yung mga ibon dito. So, ganun ang sistema ni sir. So, maganda yung mga sistema niya na ngayon na ginagawa niya. So, okay tayo dyan. So, yung mga newbie dyan, so, makakapulot kayo ng mga sistema na angkop sa sistema nyo sa paglo-lop ninyo. So marami tayong mga lop visit pa na gagawin. Meron tayong mga gusto kong i-share sa inyo, yung mga champion fancier. Kung pagka nag-lop visit tayo, kung ano-ano yung mga sistema na ginagawa nila sa mga lop nila para yung mga newbie dyan, mapili nyo o malaman ninyo kung ano pa yung mga pwedeng matutunan. O so, kunin nyo lang yung mga parang hindi angkop sa inyo, tapos yung ibang angkop sa inyo, so, itry nyo lang ng itry. So, yun yung para, ano, makinig kayo ng makinig tayo ng makinig,
para maging champion din tayo. Punta tayo sa vitamins. Ito, maraming ano to eh. Maraming, ito lagi yung maraming interesadong pansier, lalo na yung mga newbie. So, interesado sila na malaman kung ano yung mga ginagamit na vitamins ng mga pansier na nagpapanalo din. So, hindi kami nagkakalayo ng sistema ni sir. So, ikwento niyo sa inyo kung ano yung mga ginagawa niya na pinapainom na vitamins bago mag-derby. So, sir, pakishare naman yung ginagawa mo bago mag-derby na vitamins. Yung sa derby naman, before last two training, nagbibigay na ako ng kalahati dun sa aking conditioning sa derby. Anong gamot? Multivitamins lang, B-complex at saka breweries. Tapos pag loading, B-pollen. So guys, so B-pollen. So tapos, siya, hinahati? Oo, ate. Pag training pa lang, kalati-kalati muna. Para hindi ganong maano yung ibon. Masobra ng vitamins. Okay. Pag derby, dun na yung buo binibigay. Ginagawa niya, guys. Monday, anong binibigay mo? Monday, garlic pa rin kami. Kahit na may training, basta consistent yung Monday, puro palagi Monday plusing. Kasi hindi ako nagde-deworm. Kasi nga guys, hindi siya nagde-deworm. Kasi nga, yung bawang, so dewormer na rin siya. Ako, sa loob ko, Monday at Thursday ako nagbibigay ng bawang. So, sinubukan ko na rin yan dati pa. Pag regular ka nagbibigay ng bawang, kahit purnisang, kahit purgay mo yung ibon mo, wala rin lalabas minsan. Kasi nga, yung bawang, yun na yung pinaka-dewormer nila. So, Monday, garlic, at saka honey. Pag-aluin sa tubig. Tapos Tuesday probiotic na ako kasi ibabalik ko na yung good bacteria niya kasi tanggal lahat yung kasi amoxicillin din yung bawang. So, ibabalik mo yung niya bago mo palipa rin. Pero yung iba may nagpapalipad na ng Tuesday kung malapit pa lang yung derby, pero pag malayo na hindi ako nagpapalipad ng 2 days. Monday, Tuesday hindi ako nagpapalipad. Sir, dun sa yung umpisa pa lang. Yun sa umpisa guys, ang binibigay niya ilan? 2 weeks before ba? Bago mag-derby? Last 2 training. Last 2 training, dun pa lang siya nag-i-introduce ng gamot sa ibon niya. So, ang binibigay niya muna, kalahati. Kunyari, B-pollen, kalahati. O B-complex, kalahati. O kaya, brewer's yeast, kalahati lang. So, yung brewer's yeast, tsaka yung B-complex, so, parehas lang sila ng B-vitamins yan. So, kahit alin dun, pwede niyong gamitin alin dun sa dalawa. So, tapos, pagka magde-derby na, buo na binibigay mo? Buo na pag-derby na. Kahit na first lap pa lang yan, buo na yung binibigay namin. Tapos, mag-additional lang kami pag medyo malayo na yung karera. Additional lang ng konti, vitamin. Tuesday, Wednesday? Tuesday, probiotic. Wednesday, pag minsan gumagamit na rin kami ng ngayon, Centrum. So, guys, so ginaginawa ko na rin dati yung mga ganyan. So, yung mga dating senior ko sa inyo ng mga Rebicon na pinagtatatlo. So, eto, ginawa ko na rin yung dati Centrum. Yung Centrum, kalahati lang. Baka mabigla yung ibon. Kaya nga, Centrum complete eh. So, si sir, binibigay mo kalahati. Kalahati lang yung sa Centrum. Hindi ako nagbibigay ng buo. Oh, yun. So, kalahating Centrum sa Wednesday at saka Thursday. Tigkalahati sila. Ano ba, bro, binibigay mo yan? Umaga o gabi? Hapon? Hapon. Pagkatapos ng feeding, doon ko linalagyan bago ko sila painumin. Kasi pag pinainom mo yung ibon mo, tapos doon ka maglalagay ng oral, magsusuka yung ibon kasi malaki na yung butsi nila. Dapat bago ka maglagay ng tubig, ibigay mo na yung supplement na kailangan ng ibon para hindi na may stress. Pagkatapos uminom, painga na sa itaas. So, nandun na sa ilalim yung gamot, nasa ibabaw yung tubig kasi nga pag inom nila. Pag inom nila, bubuka yung nila. Pag lumaki na yung butsi nila, pag awak mo, magsusuka ng tubig yan. Lalabas pa sa ilong. O, kasi nga, pag hawak mo sila, mapipiga. Mm-hmm. Kaya pag hawak mo sila, pag napiga, lalabas yung tubig. So, dapat nga, sabi ni sir, tama din na bago mo sila painumin, so bigyan mo na sila para hindi mo na sila hihipuin ulit. Pag inom nila, okay na sila. Pahinga na sila sa loob. Pahinga. Webes?
Webes, kalahati pa rin ng Centrum. Tapos, paligo ka Friday? Friday, 12 p.m. Friday, anong binibigay mo? Loading day? Loading day, pagkatapos ng feeding ng 3 p.m, ano muna ako, B-pollen. Tapos, pag magbabasket na kami, alimbawa, 7 p.m, doon ko palang linalagay yung B-complex. Kasi ito na una yung B-pollen nun, at saka yung tubig. Wala nang laman yung butse. Before loading. Dala-dala mo yun. Pagkukunin mo na yung training box, silalagay mo sa training box, doon ko linalagay yung B-complex. Ah, galing na dito sa bahay? Galing. So, anong oras ka nagpapakain nun? 3 p.m. pag derby. So, guys, pag Friday, 3 p.m. na ako. Kasi nga, may stress sa truck. Magsuso ka lang pag late kang nag-feeding. Taba. Guys, yung pagpapakain natin, hindi to alam kasi ng mga newbie. Huwag tayong magpakain ng marami tapos late na kayo magpakain kasi nga ang iniisip ng karamihan na bago para pagdating nila sa truck, marami pa yung laman ng ano nila, yung butsi nila na may baon silang ganong karaming pagkain. So hindi ganon yung sistema eh. Pagka kasi malaki yung busog na busog sila ng hapon, pag natagtag sa truck yan, magsusuka yan din sila. So sayang lang yung ano, yung pagkain. Tsaka pagka nagsuka yung ibon, so malaking stress sa kanila yon. Kahit man sa tao, pag nagsuka ka, para kang nanghina. So yung 3 p.m. to 4 p.m. na patoka, ito yung pinaka magandang patoka pakainin sila. Kasi yung mga time na yon, bago mo sila ikarga sa truck, tinutunaw na rin nila yung ano, yung pagkain nila sa bituka nila. So hindi sila nai-stress na noon. So yun yung time na pagkatapos noon, yun yung time na bibigay na ni sir yung B-complex. Yung B-complex. Pag ilo-loading na. Pagkukunin na sa loob. So yun na yung magiging baon nila para sa ano, sa karera. So guys, ang importante, isa lang beses lang kasi kumakain yung mga ibon natin sa truck pagka derby. Isang beses lang nila pinapakain, hapon o alas 2 o alas 3, parang ganun. O importante na yung ibon natin, kakain sila ng ganong oras. O kung busog, kagaya nung busog na busog sila, baka mamaya hindi pa sila kumain sa truck. So pagka hindi ka nakakain sa truck, pagdating ng release day, tukod ka na agad kasi gutom na gutom ka na nun. So kailangan, maaga pa lang, natutunaw na rin yung pagkain nila sa ano, sa katawan nila. So hindi naman sa derby ang pinaka ano, anuhan mo lang ng ibon mo, hindi yung ito lang yung time na i-condition mo sila. So mula pa sa breeding mo, sa pagtuturo, sa pag-inakay hanggang sa ilaban sila, kailangan malakas sila. Pagka yan yung mga time na meron ka at hindi sila nagkasakit, so hindi ganun ka poproblemahin pagdating ng derby dahil malakas sila. So yun sir, magaling siya magpalipad o alam niya yung gagawin niya. So dati ka nagmamanak mo sir? Oo sir. Oh. Guys, yung, ngayon pa. Ganun din yung gamit ko na sistema. Kung ano yung sistema ng manok, ganun yung sistema ng kalapate. So guys, yung puro multivitamins lang yung gamit ko. So, marami kasi guys na mga dating nagmamanok na lumipat sa kalapate. So yung mga sila, pagka dati galing ka sa manok, eh malaki ang gasos talaga yan, malaki yan, mga derby, mga kaya. Pagka napunta sila sa pag-iibon, basic na lang din yung sistema na ginagawa nila. So konti na lang din yung aaralin nila sa sistema ng pagkakalapati. Sinuran lang sila. Gaya-gayaan. What's up, Pangalimon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!